ABB Golden Dog goes best radio magazine program, Radio Green Dog. Pinag-uusapan po namin ang pag-uusap tungkol sa CPR. Para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association na siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang radio clinic na po ay hindi lamang po nagtuturo sa palusugan, kundi ang aming pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIC-82AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. Alam niyo, masarap po pala talaga umipo ng gintong ibon kapag sa'yo na talaga. For so many years po, nakikiimas lang ako sa DWIZ every time mag-uwi ang aming istasyon ng Golden Dog. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Ngayong gabi, pag-usapan po natin ang tungkol sa paglalagnat, tungkol sa panlalamig. Bakit ba tayo nakakaranas po ng mataas na temperatura? At bakit kapag mataas ang temperatura, minsan may kasama ang chills? Yung talagang nanginginig ka sa lamig. Minsan nakapatay na nga yung aircon o kaya yung electric fan, pero talagang nanginginig ka pa rin sa lamig. Ngayong gabi ang mga kasama po natin, isa po siyang medical doctor na naging registered nurse din. At ngayon po ay isang general physician. Pag-usapan po natin ang tungkol na po dito sa pagkakaroon ng lagnat at pagkakaroon nga po ng panlalamig at iba pang mga sakit na maaaring may kaugnayan po rito. Ang ating kasama po ngayong gabi ay walang iba kundi si Doc Saluz Anacta III. Hi Doc, magandang gabi sa'yo. Ay, wala pa bala. Sabi niya naka-standby na raw siya. Teka Doc, naibigay ko ba sa'yo link natin? Ano ba yan? Parang hindi ko yata naibigay. wait lang, Doc. Anyway, yan nga, mga kasama po natin mga maya-maya, si Dr. Saluz Anacta III. At mukhang ako'y may pagkakamali na hindi ko naibigay yung link natin. Kaya, Doc, ipasok mo na. Pumasok ka na, Doc. Ito na. Or siguro bibigay ko yung ano niya, yung number niya. Kasi hindi kami nakaintindihan yata. Pero alam ko mag-ano siya eh. Tawag dito. Mag-zoom siya eh. Anyway, bibigay ko sa inyo ha. Andyan na? Okay. Magandang gabi sa iyo, Dr. Saluz Anacta III. Hi, Doc. Magandang gabi. Hi, ma'am. Good evening po. Naririnig po ba ako? Okay po yung audio ko? Yes, dinig na dinig. Kumusta ka na, Doc? Okay lang po. Magandang gabi rin po sa mga masugid na tagapanood at tagapakinig ni Ma'am Maru. Mm-mm. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin dito sa programa po ninyo. Nako, it's our honor, Doc. Lalo na alam ko marami kang natutulungan sa pamamagitan ng iyong TikTok at saka sa iyong online consultation. Pero ngayon, palalawakin pa natin yan para matulungan mo rin ang mga tagapakinig at tagapanood nitong Radyo Klinika sa DWIZ. Kasi ito ang madalas na nangyayari, no? Kapag tayo may lagnat, ginagamot lang natin yan sa bahay, eh. Paracetamol agad. O kaya sabi, punas-punas, sponge bath. Pero minsan may mga lagnat na hindi nakukuha.
dito sa mga punas-punas o kaya ay gamot-gamot lang. Una-una, Doc, bakit ba tayo nilalagnat? Ano ba ang senyales niyan? Ba tayo nilalagnat? Okay po, Mamaro, maraming magandang katanungan po yan. And then, para malaman din po ng ating mga taga-pakinig at taga-panood, bakit nagkakaroon ng lagnat at bakit nagkakaroon ng chills ang isang tao. Actually, ito po ay isang senyales. Parang ito ay parang warning sign ng ating katawan na merong may something, parang merong problema ang ating katawan, may nangyayari sa loob. So, ang fever is actually hindi siya sakit, isa siyang sintomas. Mm-hmm. Bakit po kaya nagkakaroon ng fever? Dahil dahil siguro sa infection, pwedeng merong inflammation, merong pamamaga sa loob, dahil sa trauma, or minsan dahil kung merong ongoing na tumor sa katawan. Pero kailangan mo, siyempre, ipakonsulta sa doktor yan kasi pag hindi mo alam kung anong nangyayari sa katawan mo is mag-create siya ng anxiety. Mm-hmm. So, pag halimbawa, nagkaroon ka ng sipon, ang pinaka-common kasi ma'am dito is hindi agad bacteria. Yung iba kasi nating mga pasyente is agad silang nagagamot, umiinom ng antibiotiko. Pero ang una kasing ang pinaka-common na nag-cause ng fever is viral. So, yung mga virus na yan, yung mga bacteria na yan, naglalabas sila ng isang chemical na sinisignal nila yung katawan natin. Hey, papasok ako sa katawan mo. Mag-cause ako ng infection. Ito naman si katawan natin. Sabi, hindi pwede to. Kasi hindi kayo taga dito sa katawan natin. Kailangan kong isignal yung katawan mo. Kailangan kong isignal yung katawan ng isang tao na merong nakapasok na hindi taga rito. Merong infection, merong inflammation na nangyayari. Mag-create ka ng fever. Nag-regulate ang temperature ng ating katawan is tinatawag nating hypothalamus. Okay? Si hypothalamus, ang ginagawa niya is nag-i-increase siya ng set point. Ang normal kasi natin mamaro is 36.5 to 37.5 ang normal natin. Pag nagkaroon ka ng infection sa katawan or inflammation or nabalian ka, may trauma, madedetect ng katawan mo yan, sasabihin ng katawan mo. Sabihan mo yung amo mo na meron tayong nangyayari hindi maganda sa loob ng katawan. So from the normal temperature, iaakyat niya into may lagnat. Gagawin niyang 38, 39 degrees Celsius. So pang-signal pala siya. Parang alert, alert! Alert, alert! May nangyayari po sa katawan mo. Itataas ko into 38 o 39 degrees Celsius. Ang katawan mo naman, ma-alert yan. Okay, sige, yung sa hypothalamus, nagsabi na kailangan increase natin yung temperature. Anong gagawin natin? So, merong mga mekanismo yung katawan natin. Ang gagawin niya is magkakaroon ng vasoconstriction or maninikip yung daan ng dugo doon sa mga peripheries natin. Yung mga peripheries tulad ng kamay at saka ng paa para ma-shunt yung dugo. Yung dugo na dumadaloy doon sa paa at saka sa kamay mo, mapupunta sa internal organs mo. So, ang mangyayari, walang nagdumadaloy na dugo sa kamay at saka sa paa mo, malalamig siya. So, yung kauna-unahang magiging mararamdaman ng isang tao na merong sakit, na nagkakaroon ng fever chills, is nang lalamig yung kamay at saka yung mga paa. Nilalamig siya. So, isang behavior din is yung liver natin, nagkukurdus din siya ng heat. Tapos, yung mga muscles natin. Yung mga muscles kasi mamaro, pag inaction siya, pag nagko-contract or nanginginig siya, nagpo-produce siya ng heat. So, nilalamig ka na, nagko-contract ka pa, yun na yung chills na tinatawag natin. So, bakit ang lamig? Kasi, ang katawan mo is nagtatry na mag-conserve ng heat para ma-meet niya yung sinet ni hypothalamus. And then, kung kulang pa yan, meron tayong mga behavioral changes. Siyempre, nilalamig ka mamaro eh. Malamig yung kamay mo, malamig yung paa mo, nag-chills ka. Ang gagawin mo is magsusuot ka ng jacket, magkukumot ka ng mga kapal para maiwasan yung heat loss. Magpapayakap ka. Yakap, yeah. Sabi nila, yakap sul. Sana all po may kayakap. Okay. So, pag mataas na, yung halimbawa, nasabi na ng katawan mo, okay, andito na, na-meet na natin yung 38 o 39 degrees Celsius. Hypothalamus, okay na ba yan? Sabi natin, hypothalamus, yes, okay na yan. Na-meet na natin yung set point. So, i-release niya sa buong katawan hanggang maging mainit na yung buong katawan mo. Pag hindi mo na kailangan ng kumot, kasi na-meet niya na yung 38 o 39. Sobrang mainit na pati yung mga kamay at mga paa mo. So, kaya yan po yung rason kung bakit nagkakaroon ng
chills pag nagkakaroon ng fever para sa rush pala yung dugo. Oo, yes, doon muna sa mga internal organs. Oo, tapos tsaka lang siya nag-distribute kapag nag-compensate mo na yung kung ano man yung lamig na iyong nararamdaman. Eh bakit yung pag nagparacetamol, biglang nagpapawis naman yung isang may lagnat? Oo. Kasi po yung ang paracetamol, mga acetaminophen, mga ibuprofen, mga NSAIDs, mga ganyan, ang ginagawa nila is binablock nila yung tinatawag na prostaglandin. Yung mga antipyrogen siya eh. Yung pyrogen po kasi ma'am, siya yung tawag namin na nagko-cause ng fever sa isang tao. Meron tayo mga endogenous, may exogenous. Yung exogenous, yung mga galing sa mga bacteria, virus. Yung mga endogenous naman na mga pyrogens is immune system natin. Pag nakadetect sila na may errong problema sa katawan mo, may infection, sisignal din niya yung katawan mo na mag-increase ng temperature. At itong prostaglandin na to, siya rin yung nagko-cause ng fever na binablock ng mga paracetamol, ganyan. So, pag binablock yung prostaglandin na yan, hindi na sasabihin na ng type ng hypothalamus, wala nang nagsisignal sa akin eh, nablock na ako, so baka wala nang problema sa katawan. Ang gagawin niya is pababain niya na yung set point. Pag pinababa niya yung set point from fever, babalik sa normal na 36.5 to 37.5, magbabasodilate na naman yung mga ugat natin. Luluwag na naman siya. Ang mangyayari niyan is magpapawis ka na. And then yung behavioral changes, tatanggalin mo na yung mga sinuot mong kumot, Okay. So napaganda po ng katawan po natin kasi may mga signal-signal, sa may mga warning signs. Oo nga, oo. Eh, pero bakit yung iba ayaw tumigil nung kanilang lagnat na kahit na gano'n na kinompensate mo, nagkumot ka, uminom ka ng paracetamol, ganyan. Pero nag-sponge bath ka pa, pero hindi pa rin natatanggal yung iyong lagnat. Yes, good question po yan. Ibig sabihin, it's a warning sign na po yan, Ma'am Maru, na kailangan mo nang dalhin sa ospital or magpakonsulta na ng doktor yung isang tao na may persistence ng fever. Kasi, ang fever kasi, Ma'am Maru, it's a million thing eh. Maraming pwede siyang sabihin. So, meron tayo mga diagnosis, mga differential diagnosis ng ating mga eksperto at mga doktor lamang ang makakapag-isip noon. So, maraming causes, like for example, dengue. Ang dengue, hindi talaga bababa yung fever niyan. Kung meron kang ongoing na infection sa katawan mo, for example, upper respiratory tract infection, meron kang lower respiratory tract infection tulad ng mga pneumonia, meron kang urinary tract infection, meron nga po kaming trial na tinatawag yung pyelonephritis, fever, chills, at ang masakit yung likod mo. Pag meron ka ng trial na yan, most probably meron ka noon. Kaya nga pag kahit nagtipid sponge bath ka na, nagparacetamol ka na at andiyan pa rin yung fever, agad mo na ipakonsulta ito, pumunta ka na sa pinakamalapit na ospital po ninyo. Oo, baka may isang bacteria o virus na hindi talaga namamatay or meron ka pang ibang infection na pinag-aralan nitong iyong lagnat. Sabi mo nga, Doc, pati pala tumor. Kunyari may bukol ka because of cancer, pwedeng pagmulan nito ng paglalagnat. So, pero Doc, nung napunta kami ng ospital ng pamangking ko, nung siya ay mga siguro 10 years old pa lamang, nagtaka ako kasi sobrang taas ng lagnat niya. Tilagyan siya ng yelo nung nasa emergency room. Bakit ganoon? Hindi ba parang lalo lalamigin yung pasyente o masyashock dahil doon sa biglang lamig na kanyang mararamdaman? Meron po kasi tayong tinatawag, ma'am, na febrile seizures. So, kung may febrile seizures is pwedeng magkumbulso ng isang pasyente dahil sa pagtaas ng kanyang temperatura, sobrang pagtaas ng kanyang temperatura. And isa po 'yan sa mga management na para ma-prevent yung pagkakaroon ng kumbulsyon is pabababain natin yung temperature. Yung 'yan, yung tinatawag po ninyong paglagay ng yelo. Pero yung iba kasi tipid sponge bath ang ginagawa nila. Yung ilalagay ng malamig na sa parang cloth, yung mga singit-singit ng katawan is pupunasan hanggang sa pababa. Hindi lang yung dito sa ulo kasi iba mamaro, sa ulo lang nilalagay. Kala nila matanggal na yung fever. Yung mga singit-singit, yung mga singit-singit sinasama po yan. So, totoo pala yung sabi ng patatanda, di ba ganun ginagawa sa atin? Yung mga kinikilis, singit, bato, yes, yan ang nilalagyan nila ng mabasa-basa ng bimpo.
So tama pala yung kanilang ginagawa. Eh pero yung totoo ba yung suka? Pwede makapagpababa daw ng lagnat, no? Kaya ilalagay doon nila yung suka doon sa cloth tapos ilalagay doon sa ano, noo. Totoo ba yun? Pamaro, hindi ko po nagawa yan. Siguro pag magagawa po ako siguro ng paksiw. Wala po akong napabasa tulad niyan. Yung tubig, yung mas mano, mas effective talaga yung tubig for so, hindi kailangan suka. Ang baho pa noon. Kawawa naman yung pasyente. Hindi na nga naliligo eh. Ay, tsaka yun nga pala. Bawal pa maligo kapag may lagnat? Actually, ma'am, hindi po bawal maligo pag may lagnat. So, mas maganda nga po na yung mga bata sa pinapaliguan kasi nga para buwaba yung temperatura. So, parang yung iba, ayaw nilang paliguan dahil mas lalala daw yung sakit ng isang bata. Lalo natin. Pero in fact, advisable na maligo, lalong-lalo na kung mataas yung temperatura para bumaba at maiwasan yung febrile seizure na tinatawag natin. Oo. So, kahit na pala parang natural ito para sa ating katawan na pataasin niya yung temperatura para labanan yung pumasok na foreign agent doon sa loob ng katawan, hindi rin dapat na panatilihing mataas yung kanilang temperatura. Kasi ano ang pwede mangyari, Dok? Pag kunyari pinabayaan nila na mataas ang temperatura. Yes po. Pag yung sinasabi ko kanina, pag sobrang taas ng temperature, maapektuhan din po yung nervous system ng isang tao na pwedeng magkaroon ng convulsion. Kaya sabi ko kanina, ang temperature is isa lamang warning sign na kailangan nagsasabi na may nangyayaring masama sa katawan mo, kailangan mo lang ipunta ito sa ospital kasi para matingnan ano ba ang cause o bakit mayroon kang fever. Kung pinatagal po natin ito, is magkakaroon po ng iba't ibang komplikasyon. Mm-mm. At totoo ba na pwede rin malagas ang iyong buhok dahil sa sobrang taas ng temperatura mo? Because of the fever? Mm-mm. Wala pa po ako nababasang ganun po. Malalagas yung buhok because of the high temperature. Kasi sinasabi, ina-associate nila yan doon sa typhoid fever. Pag daw may typhoid fever, yun ang isa sa mga nagiging resulta, naglalagas ang kanilang buhok. Mm-mm. Siguro ma'am, baka ang ano nun is pag long term, ang typhoid fever kasi is steady na mataas yung iyong temperature. Yung talagang ilang days. Pero less likely naman po sa mga regular fever lang na nangyayari. Mm-mm. So may iba't ibang uri pa pala ng mga lagnat, ano? Hindi lang yung regular na fever. Ayun, may dengue fever. Diba? Opo. Meron din tayong tinatawag din tayong hyperthermia or yung heat stroke. Oh yes, yes. Isa din po yung emergency na kailangan mong ipunta agad sa pinakamalapit na ospital or babigyan ng paunang lunas kasi pag hindi po yan na-control, is pwedeng ikamatay noong pasyente. Mm-hmm. At yan yung mga dahil sa sobrang nababad sa init, lalo yes, na ngayon po. Magsa-summer na naman. Mm-hmm. Oh, at tapos ko sa kanilang katawan, dehydrated yes. Sila. Oo. Isa po yan sa mga inaano namin, parang ina-advise sa mga pasyente na may mataas yung temperature is you hydrate yourself. Kasi nakakatulong din ka sa pag-cool down ng katawan mo. Kasi ma'am Maru, pag ikaw kasi may fever ka at paging okay ka na, parang yung fluid ng katawan mo is nagde-dissipate, parang nawawala sa katawan mo. Ang mangyayari niyan, there's a tendency na magkaroon ka ng dehydration. So increased fluid intake will help you replenish yung mga nawalang fluid. At the same time, it will help you cool down. Parang gano'n po. Usually nga, kapag lagnat, sa bahay lamang tinitreat kasi iniisip nila, paracetamol nga lang yan, o punas-punas, mawawala na. Pero ano yung parang dapat ka na mag-alala, mga ilang araw na may lagnat, para sabihin mong naku, kailangan na itong dalhin talaga sa ospital. Okay po. Sabi ko kanina, Ma'am Maru, yung mga most common cause ng fever natin is viral. Mm-hmm. Baka nagkaroon ka ng upper respiratory tract infection o kaya naman allergic rhinitis. Ang ginagawa po namin is symptomatology muna. For the first 2 to 3 days, ginagamot namin ang kanilang fever. Kung meron man silang ubot sipon, binibigyan namin sila ng mga cough and cold remedy. At saka, ina-advise namin sila na bumalik after 2 to 3 days pag persistent pa rin ng fever. Kasi baka hindi na po virus ang cause, baka bacterial na. Kaya ang ginagawa namin, mag-a-additional lang kami ng mga antibiotic or kahit anong gamot na pwedeng
bumaba yung fever. At the same time, nagsasagawa rin kami ng mga series of tests, WBC, urinalysis, CBC, urinalysis, and all. Most common kasi po yung, halimbawa sa mga bata, yung mga bata natin na less than 3 months old na nagkaroon sila ng, meron silang obosipon, meron pa rin silang fever, mas maganda at agad na silang ipunta sa ospital. Lalong-lalo na pag mapapansin nyo na hindi sila dumedede, mahina ang kanilang pagdede, mahina ang kanilang pag-iyak, tapos nakikita mong nahihirapan silang huminga, at the same time may fever sila, ito na yung mga signs na kailangan mo silang ipunta sa ospital kasi sila are, they are more prone to have febrile seizures at para makita na rin yung pinaka-cause kung bakit sila merong lagnat. Yung seizure ba, Doc? Yung tumitirik yung mata, ganyan, tapos yes, nagkikisay. Mm-hmm. Yes, po. Mm-hmm. Or pwedeng tumitirik lang ang mata. Naalala ko, Doc, nung umabot sa 40 ang lagnat ko nung bata ako, parang kung ano-ano na naririnig ko, parang ako nag-hallucinate. At saka parang ang lakas-takas ng tugtog doon sa kapitbahay. Kaysa mantalang hindi naman pala. Parang naging super sonic ang aking pandinig. Bakit yun, Doc? Pag sobrang taas na lagnat mo, parang ang feeling mo may superpower ka na kung ano na yung naririnig mo o nakikita. Kasi po, Mama, ang brains natin is nasusupply din ng dugo. Kung sobrang taas ng temperatura is pwedeng maapektuhan ang ating mga neurons doon na nagkocontrol sa buong katawan natin. Kaya there's a possibility na magkakaroon ka rin ng mga hallucinations pag mataas ang ngayong temperatura. Oo, at hindi makontrol. True. At yan din ang kinuwento ng mga nagka-COVID nung una na mga panahon na hindi pa malaman kung anong ipanggagamot dito sa COVID. Ganyan daw yung kanilang mga naranasan. Sobrang taas na lagnat, may mga hallucinations, tapos yung iba nga ay parang halos tumitirik yung kanilang mga mata. Pero mabuti naman ngayon, kaya na natin i-address ito. Pero sa COVID ba, na fever, pareho rin ng treatment pa kumpara doon sa iba pang uri ng fever na ating nararanasan? Yes po, ma'am, kasi viral po ang virus po ang COVID. So same pa rin po, paracetamol lang mga binibigay. Pero kung sobrang severe na ang ng kanyang fever, is kailangan na rin ng iba't ibang gamot. Like for example, yung mga antiviral na particular lang para sa COVID-19 disease. Oo. O teka, batiin lang natin yung mga nakikinig at narunood na sa iyo, Doc. Sina Tiasmin Apple, Carmelita Pagulong, at Edeline Soriano. Si Edeline Soriano nasa Hong Kong. Nasa isang COVID facility raw siya ngayon, Doc. Kasi nga nagka-COVID siya. At, okay. Oo, mabuti naman at mukhang okay naman siya kasi nakakapanood pa siya sa atin eh. Si Kathy Ann, hi Doc, salusa Acopio Anapta III, aba buong buo. Si Mark Greg Rodriguez din, hi, hello Doc, salusa Acopio Anapta III. Tapa ba, salusa nga tawag sa iyo, Doc? Salusa. Ang full name ko is Salustiano, pero salusa yung tawag nila sa salusa, atin. Salusa, okay. Si Bayan Cidro, good evening, Doc Salus of Popio Anata III. Si Kathy Ann. Ayan, mga best friends ko po yan, Mamaru. Nakikinig sa atin. Ay, kaya naman pala. Oo, si Sir Mark Greg at saka si Ate Bayan. Oo, sabi nga ni Kathy Ann, super galing naman ni Doc Salus sa Popio Anata III. Lodi, very informative and very detailed. Totoo, Doc, ang galing. Ang galing ng iyong mga ibinabahagi ngayon. Si Max Alvarez ngayon ng El Nido, Palawan. Angelita Federico, magandang gabi po. Carmelita Pagulong, Ray Boriles Sr., Yasmin Apple. Sabi niya, ano po ang gawang treatment sa low body temperature naman? Bakit po mas pangit ang pakiramdam kesa po kapag high ang aking temperature? Tanong ni Yasmin Apple. Pwede yun, mag-low? Sobrang yes, meron po tayong mga low-grade fever, ma'am. Kung persistent yung low-grade fever mo at saka nangyayari every afternoon, mga yung mga mababang lagnat, tapos meron ka pang ubo for more than 2 weeks, kailangan mo nang ipakonsulta ito, magpa-check ka na sa doktor kasi baka isa ito sa mga signs ng tinatawag nating pulmonary tuberculosis. Kaya kailangan mo pumunta sa isang doktor para mas ma-check. Hindi lang po tayo, hindi po para mag-assume na yun po, just to be sure na hindi po yun yung sakit ko ninyo. Isa lang po yun sa mga most common. Ano yung low-grade fever? Ano ang yes, range nun? O ano range? Ang low-grade fever, ma'am, is mga 37.5 hanggang 38 to 38.5. Pag mga high-grade fever, mga 39 to 40. Yan po yung mga high-grade fever natin. Ah, okay. Pero ang temperatura ng body mo, hindi bababa sa 37.5? Hindi bumababa ang... O pwede bumababa?
Oo. Ang normal po natin is 36.5 to 37.5. Okay. So, from 36.5, hindi na bababa pa roon yung ating temperatura o merong mababa sa 36.5 ang temperatura? Pag bumababa po yan, tinatawag din natin yung hypothermia. So, yung mga yung sobrang lamig, na wala kang pang ano sa kumo, wala kang pang counteract sa lamig, bababa po talaga yan. Pero nag-regulate yung katawan natin, gumagawa ng paraan yung katawan natin para ma-maintain yung normal na 36.5 to 37.5. Mm-hmm. Okay. Ito naman, si RG Chelden ng China nanonood din sa atin. Magandang gabi po sa lahat. Ang galayo po pala ba maro ng mga tagapakinig? Oo nga. At ako, very interested sila kasi mga nilagnat na itong mga ito eh. Sila Lane, Miranda, Guanzon. Sa bagay, lahat naman tayo eh. Nakaranas na talaga ng paglalagnat. Sabi ni Antilin Soriano, good evening po. I believe malaking tulong po talaga ang bakuna laban sa COVID-19 para sa kanya. Siguro kasi si Edeline ay nagpabakuna tapos hindi naman ganun katindi yung tama sa kanya ng COVID-19. Totoo. Oo. Si Zoraida Calomente, ito may nagtatanong si Ana, bakit daw nung nagpabakuna siya laban sa COVID-19, nilagnat daw siya doon? Okay po. So, isagot din po natin kasi magandang tanong po yan eh. Kasi yung iba po is natatakot daw magpabakuna kasi nga dahil pag after daw nila mapagbakunahan is parang nagkasakit sila. So ang bakuna po kasi natin na COVID is parang tri-trigger din niya yung ating immune system para mag-produce ng antibodies para in the near future pag mayroong COVID na sumakop sa atin is may panlaban na tayo, may antibodies tayo. Parang yung sinabi ko nga po sa inyo kanina na ang katawan natin pag naka-detect ng hindi resident ng katawan natin, ang gagawin niya is lalabanan niya yan at magkakaroon ng signal yung tinatawag na nating fever. Since ang bakuna is hindi po parang visitor siya. Hindi sa bahagi ng katawan. Mag-react na mag-react yung katawan natin para mag-produce siya ng antibodies. At isa sa mga reaction niya is yung fever. Tapos kaya po nagkakaroon tayo ng, halimbawa, masakit. Sumakit yung katawan mo, kasukasuhan, after maturo pa ng bakuna, it's because of the prostaglandin na tinatawag natin kanina. Yung prostaglandin na yan, aside from fever, is nag-cause din siya ng mga body pains at saka joint pains. Kaya yung iba natatakot magpabakuna do, kasi yan nga sinasabi nila, ano po yun, magkakasakit din naman pala ako. At saka takot sila dun sa ganong efekta. Yung iba kasi normal, sabi nila, talagang hindi raw sila makabangon. Normal reaction po yan. Yan lagi yung sinasabi ko sa mga pasyente ko na huwag po kayong matakot pag nagkaroon po kayo ng ganyang reaction after yung mabakunahan. Kasi ibig sabihin, kumikilos na po yung katawan ninyo para mag-produce ng mga antibodies at maprotektahan kayo in the future laban sa COVID. Ito paano daw kung kunyari, nagka-COVID na sila, hindi pa nagpapabakuna pero nagka-COVID na. Meron na ba silang protection against COVID-19? Kasi na pumasok na doon sa kanilang katawan at nalabanan na, nakilala na ng ating antibodies o ng immune system. Yes po, same din po siya ng principle at mechanism po. Kasi ang maganda kasi nalabanan na ng COVID, may memory na yung katawan mo. Ay, may pumasok ng COVID. Pag pumasok pa yung ganitong alam virus. Niya kung sino pa lalabasin niyang sundalo. Alam ko siya paano sa labanan. Pero much better if maturukan ulit, mas maturukan pa siya ng bakuna para mas mataas yung titer or mas mataas yung antibodies ng katawan mo. Mas malalabanan niya ng maigi yung COVID. Oo. Ito naman si Lelaine Miranda Guanzon. Sabi niya hindi raw mabuti ang kanyang pakiramdam ngayon. Magapa yung ipin niya at meron daw siyang colds. Nabasa ako ng ulan pag uwi galing barangay. Bigla na lang bumuhos ang ulan. Basang-basa po ako. Ang sakit po ng lalamunan ko at mayroon po akong plema. Pero hindi mo naman nabanggit, Lelaine, kung may lagnat ka ngayon. Pero yung pag kunyari ganyan, nabasa ng ulan, talaga bang lalagnatin ka after? Or dahil may iba ka pang, may ibang pumasok sa'yo, kaya ka nilalagnat? Most probably is viral origin yan. Parang nagkakataon lang na nagkaroon ka na after maulanan is nagkakaroon ka ng lagnat. Pero ang pinakaano dyan is virus talaga. So, ang virus naman, ma'am, marami tayong ibang klase ng virus. Ang maganda dyan, kasi kayang labanan ng katawan natin basta malakas lang ang ating resistensya. Dahil ang virus is self-limiting.
kahit hindi ka uminom ng gamot, is pwede siyang mawala sa katawan mo. Palakasin nyo lang po ang immune system and nag-resolve siya on its own. Parang nawawala siya agad. Sabi nila Lane, wala po akong fever, Doc, pero giniginawa ko. Papunta na siguro dyan yung chills na tinatawag natin. Pag, pwede na po na yung chills. Oo, hindi mo maramdaman na mainit ka kasi nga nagkakaroon ng heat conservation. Pero kung gagamit ka ng thermometer, pwede niya ma-detect yung core body temperature mo. Pag tuloy-tuloy yung chills mo, later on, pag na-meet na ng katawan yung hypothalamic set point, yung in-discuss ko kanina, mararamdaman mo rin yung lagnat. Eh paano yun, Doc? Anong gagawin niya? Kailangan ba uminom na siya ng paracetamol? Or yes, i-check mo? Pwede na. I-check na yung temperature niya, tapos pag makita niya na above na ng 37.5, pwede na siyang uminom ng paracetamol as prophylaxis. Okay. Pero yung mga naliligo sa ulan, hindi naman yan nilalagnat after. Kasi, di ba, ganyan tayo, yun ang paniwala ng ating matatanda. Huwag kang magpaulan. O kaya dapat daw, pagkatapos mo mabasa sa ulan, maligo ka kagad para daw hindi ka lagnatin. Tama ba yun, Doc? Parang nagkato lang po yan, ma'am. Pero ang pinaka-common cause dyan is the virus. Viral siya. Pero hindi dahil sa ulan mismo yung nag-cause ng kanyang pagkaroon ng lagnat. Baka nagkataon lang na nakalanghap siya ng virus na yun at nag-react yung katawan niya. Mm-mm. Ito si Tiasmin Apple, ang sabi niya 34 daw ang temperatura niya, Doc. 34. Ano po yun, ma'am? Medyo nag-choppy po siya. Ah, okay. Si Tiasmin Apple, sabi niya 34 ang temperature niya. Okay, so nag-chills po siya ngayon, nagkakaroon ng heat conservation. So kasi nilalamig po siya eh. Baka nagkaroon ng yung vasoconstriction, wala doon sa mga periphery niya or doon sa may kilikili niya yung mataas sa temperature kasi nasa internal organ pa. Baka nasa chill stage siya, nasa chill stage na tinatawag bago magkaroon ng fever. Pero i-monitor lang niya, ma'am. I-monitor niya lang niya every 4 hours. Yung kanyang temperatura, pag tumaas, pwede na po siyang uminom ng paracetamol. Oo. Okay, tinatanong ni RG Chell, maganda po ba ang ice at water sa mga armpits o mas maganda magkumot ka na lang kapag ikaw ay nilalagnat? Ano po yun, ma'am? Medyo nag-choppy po tayo, ma'am. Oo, yung paglagay daw ng yelo at saka tubig sa kilikili, okay daw ba yun kesa magkumot o magkumot na lang daw kapag nilalagnat? Ma'am, pag chills kasi, pag nag-chill guys, parang nilalamig ka talaga eh. So, mas maganda muna kung yung tinatawag na lukewarm water ang gagamitin pag tipid sponge bath. Huwag muna yung ice kasi mas lalong lalamigin ka. Pero ito ay mga kababa na rin ng temperatura kung sa mga kilikili, yung lukewarm water. Oo. May nabanggit si Cathy Ann tungkol sa sepsis. Ito yung pagkalason ng ating dugo, di ba, Doc? Oo. Saan ang gagaling ang sepsis at pwede ba itong panggalingan din ng pagtaas ng temperatura? Ang sepsis, ma'am, is ito yung infeksyon ng dugo. So, na-penetrate na ng bacteria yung inyong system. So, kung na-penetrate na ng bacteria yung system, is ito'y mag-create ng isang mataas talaga na temperatura at pwede yung maapektuhan ng iyong mga internal organs at mag-shutdown. So, pag meron ka ng sepsis or septicemia, kailangan ng mag-load ng antibiotiko, mataas na klase ng antibiotiko. Kaya kailangan sa ospital na po ito minamanage. Oo. Hindi ko alam kung Cathy or Kate. Kate ba, Doc? Mali ba yung aking pagka-pronounce? Si Tita Beng din, nanonood daw siya sa Cavite. Ito ka naman sasabi mo doon sa mga kababayan natin na kapag yan, nilagnat na, nag-chills na, ang gagawin na hanap ng paraan para maggamot yung kanilang problema through Google. Yung magsa-self ano, medicate sila or self-analysis diagnosis. Yung stand ko yan, ma'am, kasi may pros and cons din siya. Hindi naman siya totaling mali. Pero kasi ang pag-self-diagnose is baka mag-create lang siya ng maling diagnosis sa katawan. Pag mag-create siya ng maling diagnosis, syempre baka uminom siya. Sabihin niya, ito ata yung gamot ng na-search kong sakit. Or in fact, hindi naman po pala. Kasi ang pag-diagnose po or ang pagtingin ng sakit ng mga doktor, may tinatawag tayo history and physical examination. Kaya pag nagpunta kayo sa mga doktor, marami po kayong tanong and may ginagawa kaming physical examination kasi nag-iisip na po kami based doon sa history and physical examination, makakaisip na po kami ng mga differentials or working impressions. So kung mag-ano po kayo,
ito, mag-Google is maging open-minded lang po tayo. Kasi ibang nangyayari po kasi, ma'am, halimbawa, nag-search sila sa internet, chest pain. So pag naglagay ka ng word na chest pain sa internet, ang lalabas, heart attack. Magki-create anxiety. Sabi na, nag-heart attack na ata ako based on sa research ko. And then, baka mag-inom ng kung ano-anong gamot ko. Or in fact, yung pala, pag chinek ng doktor, baka costochondritis lang yan. O kaya naman acid reflux lang, namamagalang yung cartilage or buto dito, na very benign. Pero ang kanyang na-research is nakatakot. So magki-create ng parang stress sa kanya. Kung okay naman din po yan, basta maging open-minded lang sila, pero i-confirm pa rin nila sa mga doktor kung tama ba yung itong research nila or kung mali, i-accept nila yung magiging suggestion ng mga doktor. Kasi po ang naging downside nito or the cause nito is parang yung compliance, ma'am, sa medication. Kung halimbawa iba yung na-research niya, iba rin yung na-diagnose ng doktor, hindi siya maniniwala doon sa management ng doktor. Hindi siya iinom, maapektuhan yung compliance ng pasyente sa medication. Yun lang po yung advice ko, ma'am, maging open-minded doon sa mga na-research natin. Hindi siya bawal, pero makinig pa rin sa mga eksperto, sa mga doktor or manggagamot dahil sila po yung parang meron ng karanasan or kaaman. Oo, si Belen Ledesma rin nanonood nakikinig sa atin. Etong sila Lane Miranda Guanzon, sabi niya nag-take na raw siya ng cephalaxin 2 weeks ago kasi nga namamaga ang ipin ko sa upper. Pero after 2 weeks, yung lower naman po ang namaga. Need ko ba uli na mag-antibiotics to? Kung sa ngipin naman po, ma'am, is kailangan po makonsulta sa dentista kasi para malaman kung meron mga dental caries. At kung hindi ko alam ko sa management, ma'am, ng mga dentist, basta kailangan niyang pumunta pag sa ngipin na part sa dentista para mas ma-check siya po. Baka yun ang dahilan ng paglalagnat niya, diba, do? Hindi dahil sa nabasa siya sa ulan. Pero ang ano ba, ma'am, yung cephalexin na ininom niya is nareseta po ba ng doktor? Kasi hindi po siya over-the-counter, antibiotico po kasi siya eh. Nako ha, kailangan ireseta yan ng doktor. Si Ramon Arevalo, nanonood din daw siya. At kung kayo po ay hindi makapunta sa inyong doktor, si Doc Salus naman po ay mayroon po siyang online consultation. So pwede po kayo na makipag-ugnayan po sa kanya online. Doc, ano nga ang pangalan ng iyong Facebook page? Ito, pinapakita natin. Yes po, Mamaru yan. Mm-hmm. Doc Salus, anak to the third online consultation. Pwede lang po silang mag-message doon sa page namin. Yung send message na button, pwede silang mag-leave ng message at i-entertain po natin sila at ipipila doon sa mga nagpapakonsulta daily. Oo. Pero tama nga ba? Registered nurse ka dati, Doc? Bago ka naging... Yes, ma'am. Isa rin po doctor. Akong registered nurse bago naging isang doktor. Bakit bigla mong naisipan na mula sa pagiging nurse, mag-doktor ka na? Siguro po, parang calling, ma'am, kasi nasa same field na lang, parang... Sige, itodo na to. Itodo na to. Itodo na natin to. Andito na siya. Oo. Ayan. Dr. Salustiano, anak to the third. Registered nurse na. MD pa. Isa po ay mapupuntahan nyo sa Facebook. Hanapin nyo lang po yung Doc Salus, anak to the third. Online consultation. Pagpa-schedule po kayo ng appointment or pwede rin kayo mag-text, Doc. Pwede rin ba? Na para mag-face-to-face. May face-to-face consultation ka rin, Doc. As of now, ma'am, is online consultation pa lang po tayo. Okay. Sige. Ayan, magpa-schedule na lang kayo ng appointment para malaman nyo, hindi yung basta kayo nag-reseta ng gamot sa inyong sarili o nangihingi sa inyong kapitbahay ng gamot. Kailangan, meron po talagang reseta ng doktor na pwede na bang ibigay sa inyo ni Doc electronically. Pati medical certificate, Doc, nag-i-issue ka rin ba? Yes po, ma'am. Ayan, oo. Kasi yung iba sa trabaho nila ay maniwala ni boss na sila ay talaga may sakit. Doc Salus, maraming salamat ha. At binigyan mo kami ngayon ng mga magagandang mga tips at saka kaalaman tungkol sa paglalagnat at saka sa panginginig, pagkaginao. Thank you so much, Doc. Maraming salamat din po, Mamaru, sa oras at saka sa chance na binigay niyo po sa akin para maimbitan dito sa programa po ninyo. At sa TikTok? Saan ka matatagpaan, Doc, sa TikTok? Yes po, meron din po akong TikTok sa Luz, Copio Anak to the Third. Andun po yung mga health tips ko. Yung medyo may mga nag-viral na video about
Wow. Health condition. Doon nyo rin po makikita po yan sa TikTok account ko. Salos ako po yan. Ayan, hanapin po natin. Thank you, Doc. Maraming salamat. You're welcome po, ma'am. Anytime po. Magandang gabi po sa inyo. Good evening, Doc. Anyway, mag-break po na tayo at ang oras po natin, alas 7:41 na po ng gabi. Radyo Klinika sa DWIZ. Okay, balik po tayo dito po sa Radyo Klinika sa DWIZ. At may ipinabahagi po sa atin ngayon ng atang kasalukuyang director po ng Food and Drug Administration na si Dr. Sam Zacate. Kaugnay po ito ng kanilang partnership with the local government units. Kanila po inulunsad ang bigyang halaga bangon MSMEs. Ito po yung mga micro, small and medium enterprises program para po matugunan ang problema natin socio-economically, no? Kasi syempre alam niyo naman, ang hirap ng buhay po ngayon, di ba? Ang taas ng presyo ng mga bilihin. Eh mula po dito sa sibuyas, tumaas din daw po ng konti ang presyo ng bigas. Tapos di ba, mataas din ang presyo ng ilang pang mga bilihin, mga canned goods nga, eh bigla rin nagsitaasan. At tapos pati itlog, nako, ang sabi po eh sa ibang mga tindahan, 9 na piso o 10 piso na po ang isang itlog. Dati 5 piso lamang yan. So ngayon, nagalunsad po ang Food and Drug Administration at ang mga local government units po ng bigyang halaga, bangon MSMEs, para po ma-address nila yung socio-economic impact ng pandemya at gayon din itong mataas na inflation nga para ma-improve din po, mapaganda yung ating investment climate at makapagbukas po ng pagkakataon para sa dagdag na mga trabaho, lalo na po sa manufacturing at sa formal services sector. Ang Food and Drug Administration Director General po na si Dr. Samuel Zacate, inulunsad nga po ang bigyang halaga bangon MSMEs, BBM MSME program para po maasistihan, matulungan at mabigyan po ng kapasidad ang mga lokal na mga mamumuhunan, lokal na mga negosyante, lalo na yung mga maliliit lamang, yung kanilang mga negosyo. So, ang gagawin po nila ay tuturuan itong mga nasa pagnenegosyo para bigyan po sila ng dagdag kaalaman para mapa-unlad nila yung kanilang supply at saka yung kung paano nila i-distribute yung kanila pong mga produkto. In accordance with the principles laid down under Republic Act number 9501 o tinatawag po an act to promote entrepreneurship by strengthening development and assistance programs to micro, small, and medium-scale enterprises na inemendahan po ang purpose sa RA number 6977 na tinatawag ding Magna Carta for Small-Scale Enterprises and for Other Purposes. Ang FDA ay nire-recognize ang pangangailangan para ma-promote, masuportahan, mapalakas at mahikayat ang pag-unlad at development ng mga MSMEs sa partnership po nila sa mga local government. Kaya yun, tutulungan po kayo ng FDA, lalo na di ba tayo kapag ang ating pong mga negosyo ay tungkol sa pagkain, kailangan po pinapa-approve po natin yan sa Food and Drug Administration. Kung mga canning, di ba yung iba naglalagay sa lata ng pagkain o kaya sa mga jars, dapat pinapa-aprobahan din po natin yan, pinapatest natin sa Food and Drug Administration para matiyak na ang pagkain na ating dinidistribute po ay safe. Yung mga nasa herbal din po, yung mga nagdidistribute at nag-gumagawa, nagmamanufacture ng mga alternative na pantulong sa ating mga kababayan na may karamdaman, yung mga herbal, mga suplemento, ayan, kailangan nakikipag-ungnayan din po kayo sa Food and Drug Administration at tutulungan naman daw po nila kayo rin para mas mapalawak pa yung inyong negosyo. Alamin nyo lang po sa FDA o sa inyong local government unit kung paano po kayo mabibigyan pa ng dagdag na tulong. So, inyong pong kaibigan ng FDA, huwag kayo matakot na kayo po ay magpapacheck ng inyong mga produkto kasi kailangan po yan para matiyak na walang malalason sa inyong mga magiging kliyente. Kailangan alam nyo kung hanggang kailan yung expiry ng inyong pong mga pagkain para well-guided din po yung mga tao kapag sila po ay bumibili ng inyong pong mga itinitindang produkto.
Siyempre kailangan, ano tayo, di ba? Yung very concerned about the safety of everyone, hindi yung benta lang ng benta, huwag ganun. Kasi kailangan alam din po natin kung paano po protektahan ang ating mga kliyente. Dahil pag na may namatay po dyan o nagkasakit, at kayo ahabulin o mas malaki pa po ang gagastusin po ninyo. Malaking responsibilidad po talaga. Ang pagnenegosyo, lalo na kung pagkain, gamot, yan ang pinapasok nyo, suplemento, sapagkat kalusugan po ng mga mamamayan, ng publiko, ang nakasalalay po sa inyong mga kamay. Kaya magtanong lang po, no? Sa FDA, kung meron po kayong mga gusto pang malaman sa pagnenegosyo po ng inyong mga produkto. Tutulungan naman daw po nila kayo. Okay? Anyway, ang oras po natin ay 7:48 ng gabi. And batay po dito sa ating mga nakikita pong panibagong mga pag-aaral, ang sabi po kung kayo ay may cardiovascular disease, ibig sabihin po niyan, may sakit sa puso o sa mga ugat na dinadaluyan po ng ating dugo na maaaring makaapekto rin po sa ating puso at saka sa brain kapag daw kayo ay naglalakad araw-araw. Lalo na kung ang lakad nyo po, na binibilang nyo, 6,000 plus steps ang inyong lalakarin araw-araw, nakakababa raw po yan ng chances na lumala ang inyong sakit kung kayo ay meron ng cardiovascular disease o kung wala pa, eh mas maaalagaan daw po ang ating puso at yung ating daluyan ng dugo kung tayo ay naglalakad. 6,000 plus steps everyday po yan, lalo na kung medyo may mga edad na. Eh, kayang-kaya naman yan, lakad-lakad lang yan, di ba? Hindi naman tayo tatakbo, hindi naman tayo tatalon. Lakad lang, maaari makatulong na po yan sa inyo para mabawasan po yung chances na magkakaroon po ng sakit sa puso. Okay, so, pero ang tanong nga eh, gaano pa karaming po katanga yung exercises na gagawin natin araw-araw para sabihin tayo po ay magiging malusog? At ano ba yung fit para po sa ating edad? Ang physical fitness po, eh mas maganda lalo na kung kayo po ay tumataas na ang presyon ng dugo at saka nagkakaroon ng mga kolesterol na sa ating mga ugat o kaya po ay may diabetes o iba pang mga chronic diseases. Bagaman at hindi po mababago na ng pag-exercise yung ating katawan. Ganun na talaga yun. Pero kasi nag-edad talaga tayo eh, no? So hindi niya nababago yung pag-edad natin. Pero ang mababago po niya yung ating weight, yung ating timbang na maaari po makabawas din sa chances na tayo po ay magkaroon ng mga malalang sakit na dulot ng pagiging overweight. So ang sabi po, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging fit, no? Kailangan meron po tayong muscle strength, malakas po ang ating mga muscles. Yung tayo po ay nakakatagal pa kapag tayo ay yung may gagawin, no? Maghahalaman o kaya ay maglilinis ng bahay, nakakatagal ka pa o kaya kahit yung pakipagniin, nakakatagal ka pa. At saka yung iyong joints, yung iyong mga kasukasuan, eh kaya mo pang i-andar-andar na ganyan. Yung parang walang stiffness, ganyan. Pati yung mga tuhod mo, eh kayang-kaya mo pang i-andar. At overall, flexible ka pa. At nakakagawa ka ng mga tasks o mga physical activities na hindi ka agad napapagod o yung parang hirap na hirap ka, nag-e-effort ka. So, kailangan talaga araw-araw gumagalaw. Ito na po ang sabing guidelines, no? Kapag tayo po ay nasa may edad na, mga adults na po tayo, at least 150 minutes hanggang 300 minutes ng moderate intensity exercise katulad ng brisk walking o kaya yung pagkakayod lang ng lupa o kaya yung pagbabrush ng ating garahe o kaya ng ating bahay, paglalampaso. O kaya 75 minuto hanggang 150 minuto ng vigorous intensity exercise katulad ng pagtakbo o kaya yung mga hard fitness classes, yung mga rope-rope na ganyan. Ayan. Pero every week naman po yan, hindi ibig sabihin na ano na isang araw 150 minutes to 300 minutes. Hindi. I-divide niyo yun in a week. Ang sabi pa nga, dapat 5 times lang a week eh. Hindi naman dapat na 7 times a week. So, meron kayong rest day ng Saturday and Sunday.
Meron din po muscle strengthening activities sa lahat ng mga muscle groups natin 2 or more days a week. Kailangan dagdagan natin ng 2 pang araw kung gusto natin na palakasin yung ating muscles. Pero 150 minutes lang yung idadagdag natin. At syempre, bawasan natin yung palaging pag-upo o paghiga. Yung lalo na yung pagkakain, higa. Pagkakain, upo, manunood na. Hindi, bawasan daw po natin yan. Medyo maglakad-lakad tayo ng konti bago po tayo umupo. At saka kung napapansin nyo na ang tagal po na sa harap ng computer na nakaupo o nakahiga, kailangan tayo po itatayo at medyo maglakad-lakad o gumawa ng mga gawaing bahay. Kung nasa opisina naman, aba iayos-ayos nyo yung inyong mga gamit o kaya mag-urong-urong kayo ng mga silya para lamang magkaroon po tayo ng activity. O kaya yung mag-akit baba ka sa hagdan, huwag ka na mag-elevator. I-try mo na mag-akit baba sa hagdanan para, lalo na kung kunyari, second floor lang naman, third floor, fifth floor, yung iyong opisina, gawin mo na yung pag-aakyat baba para makatulong yan sa iyo. Sa yung exercise, kasama na yan doon sa 150 to 300 minutes mo a week. Okay? So, wag din pa kayo mag-obsess sa over-fitness na parang gusto niyo bumalik sa dati na nung inyong kabataan ay 23 ang inyong waistline. Wag na! Kasi talagang hindi na yan babalik sa dati. Napakahirap na mga bumalik na yan sa dati. So, ang gagawin po natin ay mamantin na lang po natin ang weight natin against the height. Meron pong mga measurement niyan sa internet, no? I-type po ideal weight or ideal weight for a certain height, ganyan. So, itatype nyo lang po yan sa internet at ipapakita nila. Pero huwag nyo namang targetin talaga yung eksakto. Pwede naman kayong medyo lumampas doon, basta't konting lampas lamang. Huwag namang eksakto-eksakto o mababa paroon kasi baka po mabigla naman ang inyong katawan at hindi nyo rin po kakayanin. At saka syempre, itest nyo rin po ang sarili nyo ha. Kaya pa ba ng ating mga buto na sobrang vigorous o sobrang tindi yung ating mga exercises? Baka mamaya po ang mangyari na naman sa atin ay mabalian po tayo dahil sa sobrang pag-exercise. Huwag din tayo ma-obsess. Diba? Huwag naman natin gaya, alamin natin, ilagay natin ang ating sarili sa kung ano lang kaya natin. So, paunti-unti, hanggang sa makita po natin kung ano yung perfect na exercise sa atin. Pero ang pinaka-perfect talaga dyan, walking lang, wala nang ano, tatalo pa. Alam niyo po ba, ako naglalakad po ako ng aking aso everyday, ang napansin ko nababawasan ang timbang ko. Pero syempre, kailangan din, nasamahan po yan ng pagkain ng tama. Bawasan ng karne, bawasan ng mga alat, nakakadagdag po kasi sa weight kapag maalat eh. At bawasan din po natin ang matatamis na sa ating kinakain. Ubinom tayo lagi ng tubig kasi nakaka-flush out po yan ng lahat ng excess toxins at ng lahat ng mga excess taba sa ating katawan. Ang pag-inom po ng tubig, ang sabi po ng doktor, 3 liters a day. Yun ang rekomendasyon. Ang 3 liters po, equivalent po yan, 12 baso po ng tubig. Tubig ha, hindi milk tea, hindi kape, hindi fruit juice. Kailangan tubig talaga, 12 baso po a day ang ating iinumin. Pero kung kayo po ay may kidney problem, syempre, hindi na po yan masusunod. Pero kaya rin po natin ina-advise yung 3 liters of water a day kasi para maiwasan nyo na matulad po kayo dito sa isang 44 years old na babae na sa loob po ng 10 taon, hindi siya makaihing mabuti. At hindi niya pinatitingnan, ha? Talagang tinitiis niya, nasabi niya tumutuwad pa siya para lang makaihi, iniiri niya. Pinipisa niya yung puso niya, pero ang sakit-sakit na raw ng puso niya. Alam niyo po ba, kaya pala siya hindi makaihing mabuti at may dugo na yung kanyang ihi. Eh kasi yung kanya palang pantog. Ang laman po noon ay gakamao. Halos kalahating kilo ng bato ang nandoon sa kanyang pantog. So halos ka size na ng kanyang pantog po. Yung bato na nandoon sa loob, naipon po yan ng mga crystals at saka ng iba pang mga foreign bodies na pumasok doon sa kanyang katawan. Sabi niya nanginginig na siya sa sakit pero tinitiis na lang daw niya. So nung hindi na niya matiis, pumunta na siya doon sa doktor, kay Dr. John Varela, yung ating pong kaibigang urology surgeon, doon po siya pumunta. Tapos nakita
nagkakamauna yung kanyang ano, yung kanyang bato sa kanyang pantog. So hindi na po kaya nung ililaser. Ang ginawa po sa kanya ay inoperahan na po siya. Binuksan na talaga siya at binuksan yung kanyang pantog at kinakuha ang napakalaki pong bato mula po dun sa kanyang pantog na naipon. Pero inyo 10 years na tiniis niya na meron po alas siyang problema sa bato. Alam niyo po, itong problema po sa bato sa pantog ay nangyayari dahil sa kakain natin na maalat, kulang po tayo dun sa iniinom nating tubig, tapos may ilang mga infection din po na pwedeng maging dahilan ng bato sa pantog. Sira rin po inyong mga ugat o nerves dahil po sa stroke, nasira ang inyong spinal cord o iba pang problema sa kalusugan, baka may diabetes. Hindi na utusan na mabuti ng utak ang muscles ng ating pantog para sa tamang paghihigpit at pagpapaluwag, kaya hindi po naalis, hindi siya na-empty yung ating bladder. So may mga namamaga naman dahil ang bladder dahil po sa urinary tract infection pa ulit-ulit, hindi nagagamot na mabuti, pinababayaan lang, o kaya yung po nagra-radiation therapy po sa balakang. Yung mga nakakatheter din po, pwede rin magkaroon ng bato sa pantog dahil yung mga dumi ay naiipon po doon. So, nauulit din po ang pagbuo ng bato sa pantog. Kaya ingat po tayo sa pagkain natin. Inom ng 12 baso ng tubig o 3 liters of water a day. At para hindi kayo magkaroon ng gakamao na bato sa pantog. Aray, ang sakit noon. Para kang may anak, para kang may baby. Oo, alin. Totoo yan. Totoong nangyari yan. Anyway, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito po sa Radyo Klinika, sa DWIZ. At sana ay palagi po tayo mag-ingat sa ating kalusugan. Tomorrow, si Dr. Joseph Lee, isang urology surgeon po, ang ating kasama dito po sa Radyo Klinika, 7 to 8 p.m. Susunod na si Ms. Ruth Abaw. Salamat sa lahat ng ating mga kasamahan dyan po sa DWIZ. Get well soon ha, Dr. Sam Zacate. Salamat kina Engineer June Aguba, Rashid Loxien, Mara Valle, Elaine Di Valanta, and James Desus. Susunod na po, Pangga. Ruth Abaw, live. Ako po si Marupa Hati Sarne. Good night. Bye. Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWI.